Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, meron ngang pasabog si Luke Barwikowski. Yes, narinig nyo ng tama si Aftermath TV. It's Luke Barwikowski. So siya nga yung founder ng Pixels at meron nga siyang isang matinding pasabog ngayong araw na to at dapat nyong malaman to kasi this is breaking news. Okay guys, so before tayo pumunta sa topic guys, meron lang sanang ilalambing si Aftermath TV sa inyong lahat. Siyempre first, tulungan nyo naman tayo makarating ng 7,000 subscribers. And ang second ay alam nyo naman na verified content creator na nga si Aftermath TV ng Pixels. And grateful tayo kay Pixels for giving us the opportunity para nga maging verified content creator. Meaning ay nire-recognize nila si Aftermath TV na gumagawa nga ng Pixels content. At syempre sa Discord server nila, yung official Discord server nila, ay binigyan na nga tayo ng role as content creator and access nga to post videos dun sa Discord server ni Pixels. So punta tayo dun ngayon. So as you can see here guys, andito na nga tayo sa official Discord server ni Pixels at kitang kita nyo naman dito guys, no, sa bandang baba, if you will scroll it down or even sa smartphone, scroll down nyo lang, meron nga kayo makikita ditong content creators na channel, no? So itong channel na to guys, nagpo-post ng mga videos dito, yung mga recognized or verified content creator nga ni Pixels. And syempre guys, I'm proud to share to you na included na nga si Aftermath TV dito nga sa kanilang recognized or verified content creators nga, no? Syempre, lalambing tayo, pareact naman itong ating munting post dito nga, no? Papatalo ba tayo everyone? Magpapatalo ba tayo dito sa ibang mga maraming reactions nga dito? May mga umaapoy pa nga at 47, 41 na nga dito. May 76 pa nga. So guys, hihingi lang ng tulong at support si Aftermath TV sa inyo na sana marating din natin yung 40 plus or kung kaya 70 plus at kung kaya pa 100 plus react nga. No? So humihingi ako ng tulong sa inyo lahat. Iiwan ko yung official Discord server invite ng Pixels. Join kayo dito, make sure to go to Content Creators channel and make sure to react, no, dito nga kay Aftermath TV to show your support to Aftermath TV and syempre para sa ikabubuti na rin ng community ni Aftermath TV dito nga sa Pixels. Okay, so I do hope guys you can react. And now going back to the topic, so ano ba Aftermath TV yung sinasabi mo nga na pasabog ni Luke Barwikowski? So nandito na nga tayo sa official Twitter or X account nga ni Luke Barwikowski, ang founder nga ng Pixels, at makikita nyo nga dito mga kapatid. By the way, make sure to follow Luke, no, if you want to get updates sa Pixels nga, no. Syempre, sino pa ba ang pinaka-credible kung hindi si Mr. Luke Barwikowski, no, pagdating nga sa Pixels kasi nga siya yung founder. Now, if you will scroll down a bit, makikita nyo nga dito yung isang malaking pasabog ni Mr. Luke Barwikowski at makikita nyo nga dito ang alpha for chapter 2. So ano ba yung mga i-expect natin na pagbabago sa upcoming chapter 2 nga ng Pixels? So sinabi nga nila dito, building out your spec will matter a lot more. So ito guys, especially dun sa mga bago, uulitin lang ni Aftermath TV, kahit na free-to-play player ka, meron kang opportunity to own a small land dito nga sa Pixels world. So nasan ba yun Aftermath TV? So kung pupunta ka nga dito mga kapatid sa ating game, ay meron nga maliit na lupa si Aftermath TV dito nga sa world ng Pixels. At kita nyo naman pagka nga nag-map view ka, maliit na lupa lang siya na lumulutang. So ganun siya kalungkot pero masaya na rin kasi nga makakapaglagay ka ng decorations dito nga sa maliit na lupa mo sa Pixels. Okay, so paano ba makukuha yan Aftermath TV? Simple lang naman yan, no. Click nyo lang yung land and bookmarks and then punta lang kayo dito sa puso, no, sa far left. At makikita nyo dito, magkakaroon kayo ng option dito, bumili nga ng isang spec ng land. Okay, so ganun lang siya kasimple guys. Uulitin ko, you can buy here. Diba? Ang maliit na lupa. At guys, ang ibabayad nyo dyan, very, napakamura lang yan. So pagkabili nyo guys, punta lang kayo dito sa logo ng parang house or home and then makikita nyo na nga yung my spec. So ito yung sinasabi na my spec ni Mr. Luke Barwikowski. At makikita nyo nga dito guys, pwede kayong mag-decorate, pwede kayong maglagay ng mga small chests. Once again, kailangan nyo i-level up yung woodwork nyo and then once na napa-level up nyo yan, pwede kayong gumawa ng mga additional small chests nga dito, parang additional storage siya sa inyo. So katulad nyan, dito natin nilalagay yung mga pangpalduan natin ng materials. Okay? So ganyan siya kadali guys, ganyan siya kalupit at ganyan siya kaganda. So kahit free to play player ka or VIP lang ang kaya mo dito sa Pixels, pwede ka pa rin magkaroon ng lupa at pwede mo pa rin siya i-decorate. Kung merong mga contest in the future na pagandahan ng plot, pwede ka rin sumali, pagandahin mo lang itong maliit na lupa mo, then paldu ka na naman kaibigan, okay? So now we go here kay Luke Barwikowski. So ngayon alam na natin na magkakaroon nga ng importance, no, or magkakaroon ng additional importance yung spec or munting lupa mo nga, no.
Tapos, hindi lang yon, it will matter a lot more nga daw. So, we will see, no, kung ano ba ibig sabihin nun. So, ngayon pa lang, guys, I suggest, siguro, simulan nyo ng unti-unting i-decorate ng lupa nyo or lagyan nyo na nga ng mga gusto nyong ilagay, no? Mga tools, no, or items nga. For example, gusto mo maglagay ng woodwork station, then pwede mo na siya siguro simulan. But again, that's not financial advice. Yun lang naman ay ang gagawin ni Aftermath TV going forward. Tapos, sabi nga ni Mr. Luke Barwikowski dito, resources nga daw you are collecting na will be much harder to get. So, ibig sabihin, guys, hindi na siya ganun ka-easy, no? So, ngayon kasi, guys, kahit saan lupa, pwede tayo magpunta, mga NFTs. Harvest lang tayo. Minsan, siswertin tayo, magkakaroon tayo ng mga higher tier materials, yung mga by chance. And then, pagdating nga doon ng chapter 2, it will be harder. So, ibig sabihin, baka limited na nga yung mga makukuha nating materials na ganun. And sabi nga niya dito, meron niyang new resources, no, na dadating. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng Aftermath TV? So, kung makikita niyo dito, guys, meron tayo mga by chance lang na nakukuha, like yung sap. Meron tayo nitong seltzam egg, meron tayo nitong explosive, ayan, meron din tayo mga silk slug slime. So ito yung mga materials na mahirap kunin kasi nga by chance siya, and at the same time, kailangan mo nga ipa-level up yung mga skills mo. So Aftermath TV, no, does that mean na maraming pagbabago sa chapter 2 at mas mahihirapan tayo makuha yan? Well, pwede. Pwede ganun na mangyari, no. Kaya nga ang gagawin ni Aftermath TV, hindi na natin ibebenta yung mga rare materials like itong mga sap, mga wax, yan, silk slug slime, explosive, etc., etc. So ngayon, ang gagawin ni Aftermath TV, tuloy-tuloy lang yung pag-harvest natin kasi nga nagpapalevel up tayo ng aviculture. Kung may makukuha tayong mga rare materials, itatago na natin yan, hindi na natin siya ibebenta. So para in preparation sa upcoming chapter 2. The last but not the least, mga kapatid, meron nga ditong you'll need to work together with other users such as ito na nga, guilds, to accomplish bigger tasks and goals. So ibig sabihin, guys, so itong first 2 na to, wala kang magiging problema kasi nga mukhang pang solo player naman siya, no? Pero if you want nga daw mag-accomplish ng mga bigger tasks or goals, then kailangan nga you work with other people. And paano ka ba mag-work with other people? It seems you need to join a guild nga, no? Which is wala namang masama to join a guild. Kaya nga as early as now, make sure to join the watchlist of Moku kasi nga dun sasali si Aftermath TV, and I will work together with my fellow Moku members to of course achieve bigger tasks and goals nga dito sa world ng Pixel. So ayan na po ang pasabog ni Mr. Luke Barwikowski. So ano ba ang final thoughts ni Aftermath TV? So it seems ang chapter 2 maraming ang pagbabago at mukhang magiging limited na nga ang ating galaw. Hindi na katulad dati na sobrang dali makakuha even yung mga rare materials. Pero it seems nga sa chapter 2 magkakaroon siya ng limitations na hindi ka basta-basta makakakuha ng mga higher tier materials. At excited din ako dun sa guild system kasi nga it seems we will now have other features na lalaroin, like yun nga, working together with other players, yung guild system niya, yung membership system niya. So we are all looking forward dun nga sa mga upcoming features na yun. And hindi ko alam kung magiging madali or mahirap ang chapter 2. Based sa initial impression ko, mukhang mahirap siya. Pero again, kung ngayon pa lang magre-ready ka na, like yung ginagawa ni Aftermath TV, nag-iipon na tayo ng resources, then it seems wala ka naman magiging problem. Pero kung ang gagawin mo lang all the way is pump the leg benta, then mukhang magkaka-problem ka nga, kaibigan. So it's up to you. Wala naman magsasabi sa'yo kung anong gusto mong gawin dito sa Pixels. If you're enjoying just to earn, then okay lang yun, walang problema yun. If you're enjoying progressing dito sa game na to, then wala rin problema yun. Kanya-kanyang trip yan. All we need is just to respect each other in the process, okay? So maraming salamat po. If you find value on this video, make sure to subscribe to Aftermath TV. Make sure to pump the like. And above all, make sure to join the watchlist of Moku. Okay, so see you all in the next content. Bye-bye.